Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol, noong mga araw na iyon, masidhi ang pagnanais ni Saulo na usigin at patayin ang mga alagad ng Panginoon, kaya't lumapit siya sa pinakapunong saserdote at humingi ng mga sulat para sa mga sinagoga sa Damasco upang madakip niya ang sinumang matagpuan niya roong kaanib sa bagong pananampalataya, maging lalaki, maging babae, at madala sa Jerusalem. Naglakbay si Saulo patungong Damasco. Nang siya'y malapit na sa lungsod, biglang kumislap sa paligid niya ang isang nakasisilaw na liwanag mula sa langit, anupat na subasob siya. At narinig niya ang isang tinig na nagsalita sa kanya, "Saulo, Saulo, bakit mo ako inuusig? Sino po kayo, Panginoon?" tanong niya. "Ako'y si Jesus, ang inyong inuusig," tugon sa kanya. "Tumindig ka at pumasok sa lungsod, sasabihin sa iyo roon kung ano ang dapat mong gawin." Natilihan ang mga kasama ni Saulo. Narinig nila ang tinig ngunit wala silang makitang sinuman. Tumindig si Saulo at idinilat ang kanyang mga mata ngunit hindi siya makakita. Kaya't siya'y inakay nila hanggang sa Damasco. 3 araw na hindi siya nakakita at hindi kumain ni uminom. Sa Damasco naman ay may isang alagad na ang pangalay Ananias. Tinawag siya ng Panginoon sa isang pangitain, "Ananias, ano po iyon, Panginoon?" tugon niya. "Pumunta ka sa kalye matuwid sa bahay ni Judas at ipagtanong mo ang isang lalaking taga Tarso na ang pangalay Saulo," sabi ng Panginoon. Siya'y nananalangin ngayon. Sa isang pangitain nakita kaniyang pumasok sa kinaroroonan niya at pinatungan mo siya ng kamay upang makakita, sumagot si Ananias. "Panginoon, marami na po ang nagbalita sa akin tungkol sa taong ito, tungkol sa mga kasamaang ginawa niya sa iyong mga banal sa Jerusalem, at naparito siya sa Damasco, taglay ang kapangyarihang galing sa mga punong saserdote upang dakpin ang lahat ng tumatawag sa iyong pangalan. Ngunit sinabi sa kanya ng Panginoon, 'Pumaroon ka, sapagkat hinirang ko siya upang ipakilala ang aking pangalan sa mga hentil, sa mga hari at sa mga anak ng Israel, at ipaalam ko sa kanya ang lahat ng dapat niyang tiisin alang-alang sa akin.' Pumunta nga si Ananias, pumasok siya sa bahay at ipinatong ang kanyang kamay kay Saulo. 'Kapatid na Saulo,' wika niya, 'pinapunta ako rito ng Panginoong Jesus na napakita sa iyo sa daan nang ikaw ay papunta rito. Sinugo niya ako upang muli kang makakita at mapuspos ng Espiritu Santo. Pagdakay may nalaglag na tila mga kaliskis mula sa mga mata ni Saulo at nakakita na siya. Tumindig siya agad at nagpabinyag. Kumain siya at nanauli ang kanyang lakas. Si Saulo'y ilang araw nakasakasama ng mga alagad sa Damasco. Pumasok siya sa mga sinagoga at nangaral tungkol kay Jesus. Siya ang anak ng Diyos. Wika niya. Ang salita ng Diyos. Humayot dalhin sa tanan mabuting balitang aral. Purihin ang Poon, dapat na purihin ang lahat ng bansa. Siya ay purihin ng lahat ng tao sa balat ng lupa. Humayot dalhin sa tanan mabuting balitang aral. Pagkat ang pag-ibig na ukol sa ati dakila at wagas at ang katapatan niya'y walang wakas. Humayot dalhin sa tanan mabuting balitang aral. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Noong panahong iyon nagtalo-talo ang mga Hudyo, paanong maibibigay sa atin ang taong ito ang kanyang laman upang kanin natin, tanong nila. Kaya't sinabi ni Jesus, "Tandaan ninyo, malibang kanin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw, sapagkat ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananahan sa akin at ako sa kanya. Buhay ang amang nagsugo sa akin at ako'y nabubuhay dahil sa kanya.
Gayon din naman, ang sino mang kumain sa akin ay mabubuhay dahil sa akin. Ito ang pagkaing bumaba mula sa langit. Ang kumakain ito ay mabubuhay magpakailanman. Hindi ito katulad ng kinain ng inyong mga magulang sa ilang. Namatay sila bagamat kumain niyon. Sinabi ito ni Jesus nang siya'y nagtuturo sa sinagoga sa Kapernaum. Ang mabuting balita ng Panginoon, pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang araw po mga ginigiliw namin taga-subaybay. Tayo po ngayon ay nasa ikatlong linggo sa pagdiriwang natin pa rin ng Pasko ng muling pagkabuhay ng ating Panginoon. At mga kapatid, sa araw na ito, hinihiling po ng ating simbahan din ilang linggo na samahan natin ng dasal ang ating bansa para sa isang napakahalagang araw. Ito po yung nalalapit na pagpili natin ng magiging mga lingkod natin, hindi lamang leader, lingkod natin sa ating bansa. Sa nalalapit na eleksyon, sa darating na Lunes po, isama natin sa ating mga misa, sa ating mga panalangin, na hindi lamang maging mabunga, kundi maging payapa ang ating gagawing halalan sa darating na Lunes, ang pagpili ng ating magiging mga leader. Sana po yung ating pipiliing maging leader ay tunay na naaayon sa naging buhay ni Kristo, naging halimbawa ng mga alagad ni Kristo. Kagaya po ng ating unang pagbasa ngayon. No? Napakaganda po ng kwento na ito, mahaba-haba ang unang pagbasa, ngunit napakaganda ho. Ito ho yung kwento ni Saul, o eventually tinawag na Pablo. Alam ho natin na si Saul ay naging numero unong taga-usig ni Kristo. Siya ay maraming pinahirapan at pinapatay ng mga sumusunod at naniniwala kay Kristo. Sa panahon ho natin ngayon, malaking hamon yan. Kung paano tayo mananatiling tapat sa harap ng mga pag-uusig na ginagawa sa atin kapag pinipili natin ang katotohanan, kapag pinipili natin ang kabutihan. Ngunit isang araw sa ating unang pagbasa ngayon, no, nagpakita si Jesus kay Saul sa isang napakaganda at madramang tagpo. Nang siya ay nasa daan ng Damasco, siya ay nakasakay sa kanyang kabayo, isang napakatinding liwanag ang nagpahulog sa kanya, sa kanyang kabayo. At doon nagpakilala si Kristo bilang kanyang inuusig. Alam nyo, ito po'y magandang paalala sa atin. May hangganan ng lahat. May katapusan ang lahat ng ating kasamaan. Huwag nating isipin na forever tayong magiging masama na lang. Gagawa at gagawa pa rin ang paraan ng Diyos para putulin at para itigil ang ating kasamaan. At sana ho kapag dumating ang pagkakataon na yon, totoo po tayong maniwala na mayroong awa ang Diyos, na kaya pa tayong baguhin ng Diyos. Kung paano tinapos ni Kristo ang ginagawang kasamaan at kasalanan ni Pablo o ni Saul, umasa at magtiwala tayo na kaya pa rin tayong baguhin ni Kristo. Naniniwala po ako na lahat naman tayo, alam natin ang ating mga pagkakamali at kasalanan. Alam natin na may masama at mali tayong ginagawa. Kung minsan, nauunahan lang tayo, hindi man ng hiya, kundi ng takot, na hindi na tayo mapatawad pa. Kaya naman sa ating unang pagbasa, napakaganda ho na ipinaalala sa atin. Hayaan nating tapusin ni Kristo ang ating kasamaan bago maging huli pa ang lahat. At sa kanyang pagbabago, hinarap din ni Pablo ang mga naging bunga ng kanyang pagkakamali. Siya ay hindi nakakita. Siya ay nabulag. Ngunit sa tulong ni Ananias,
pinili si Ananias ng Diyos upang papuntahin kay Saul, upang pagalingin si Saul o si Pablo mula sa kanyang pagkakabulag. Darating at darating din ang mga tao sa buhay natin upang tayo ay tulungang muling makakita, upang tayo ay tulungang muling magpatuloy ng buhay natin. Huwag tayong matakot maging Ananias sa buhay ng mga kapatid nating nagbabago na, sa buhay ng mga kapatid nating gustong magsimula. Huwag natin ipagdamot ang ating sarili, ang ating tulong, ang ating oras sa mga kapatid nating nagbabago na. Tulungan natin sila na ibumalik sila kay Kristo. Tulungan natin silang gumaling mula sa pagkakabulag nila. Tayong lahat ay binibigyan ni Kristo ng kakayahan na makapagpagaling. Sapagkat sabi nga ng ating ebanghelyo ngayon, ibinigay ni Kristo ang kanyang katawan, ibinigay ni Kristo ang tinapay na nagbibigay buhay ng walang hanggan. Kaya nga po napakaganda po ng pagdiriwang natin ng banal na Eukaristiya, na kapag tinatanggap natin si Kristo sa banal na Eukaristiya, pagkatapos ng misa, meron tayong misyon. Yung tinatawag na mission sending. Hindi lamang po yan kapag mayroong summer, kapag mayroong program. Every day, especially every Sunday, kapag tayo ay nagsisimba, may mission sending. Na kapag tapos nating ipagdiwang ang banal na Eukaristiya, pagkatapos natin tanggapin ang katawan at dugo ni Kristo, tayo ay may misyon. At ano ang misyon na yan? Ang tayo ay makapagpagaling. We all receive the mission and the power to heal. Sapagkat kung tayo ay nabubuhay kay Kristo, tayo ay nabubuhay sa kanyang misyon. At ang misyon na yon ay magpagaling, ay ang magligtas ng buhay ng iba, at hindi sumira ng buhay ng iba. Kaya mga kapatid, sa araw na ito, alalahanin po natin ang mga kapatid nating nagkasala, nagkamali, naging masama, kagaya din natin. Tulungan natin sila na makita ang daan pabalik kay Kristo. Araw-araw humanda tayo, hindi lamang sa mga pagsubok na darating sa buhay natin, kundi humanda tayo sa mga bagong misyon na ibibigay ni Kristo para sa atin. Every day, we say yes to God's invitation to heal lives, to save lives. Every day, do not be afraid to give hope and to give life. Araw-araw, ibigay natin ang ating sarili sa isang misyon na makapagbabalik ng lakas at sigla sa mga nanghihina. Let them see and experience Christ in you. Amen. Through His love.